Water signs, tignan natin ano po ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tiars Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, so, cleanse muna po natin yung ating space, yung ating energy, and we're claiming for the good things to come ngayong araw na ito. Umpisa na po natin ang iyong reading. Water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Meron tayo ditong Divine Feminine. Ayan po. So, pwedeng meron dito, no, mas nagiging mauunawain kayo. Ayan, kahit mga lalaki natin na mga viewers, no, napapansin nyo yan sa sarili ninyo ngayon, nagiging mauunawain, mas nagiging, ano, practical yung iba sa inyo, pagdating sa mga, ano ba, mga gastusin sa bahay. Ayan, pwedeng iba sa inyo, kayo yung nagbabudget ng family budget ninyo, or weekly budget ninyo, monthly budget ninyo. We have Psycho. Oh, merong-meron dito. Gustong-gusto ka. An ex na hindi makamove forward sa'yo. Ashamed. I don't know kung pinapahiya ka na ng taong to. Water signs. Pinapahiya ka na yata ng taong to. Ah, yan o. Dahil sa kagustuhan niya na makuha ka, na bumalik ka sa kanya. Pwedeng pinamumukha niya din sa'yo, ano, na siya lang yung tatanggap sa'yo. Tipong ganon. Tignan natin, mukhang hindi kayo talaga makalimutan nito. Kaya lang, kasi pwedeng narcissist naman yung taong to. Kaya gusto ka lang niyang bumalik sa life niya, hindi dahil mahal ka niya. Ayan, pwede kasi na ang dami niyang nabibenefit sa'yo. At parang mahihiya siya. Nahihiya siya sa kanyang sarili, sa mga taong nakapaligid sa kanya, pag nawala ka sa kanya. Kasi, yes, pwedeng nag-ano to ha. Nagsasabi to ng mga good things about sa'yo. Sa ibang tao. O, pinapaano niya na, uy, swerte talaga si ano, si ganito sa ano. Swerte ako kay water signs, ganyan. Yun yung lagi niyang bukang bibig. Pero pag kayo ng dalawa yung magkaharap ng taong to, pwedeng iba yung mga sinasabi niya. Ginagawa naman niya, you know, parang binabaon ka niya. Ganun naman yung nangyayari. Ibig sabihin, puro pangit naman yung sinasabi niya pag ikaw yung kaharap niya. Pinapababa niya yung self-confidence mo. Kasi ayaw kanyang mawala sa kanya. Ayaw niyang, ano, hindi ka na niya mahawakan sa leeg. Meron bang mga ganyang tao sa paligid niyo? Hindi lang to, regarding saan? Sa, could be an ex, you know, hindi lang to regarding sa relationship niyo, sa romantic relationship. Pwede po na family to. Diba? Kunwari, yung nanay mo, tatay mo, pinagmamalaki ka pala niya sa ibang tao. Pero pag ikaw na yung kausap niya kung ano-ano yung sinasabi niya sa'yo, parang sinusumbatan ka pa niya kung ba't ka nakarating sa ganyang buhay, bakit ganyan yung buhay mo ngayon dahil sa akin. So, hindi lang talaga, pwedeng kapatid niya na nagpaaral sa inyo, na gusto, bumawi kayo sa kanya, nakabawi naman na kayo, pero gusto yata buong buhay niyo ay babawi kayo dun sa naitulong niya sa inyo. Eh, yung iba sa inyo, may family na kayo, may sarili na kayong family. Pwede pa rin kayong tumulong, pero hindi na katulad ng dati na wala kayong pamilya, di ba? Yung sarili nyo lang yung iniisip ninyo. We have Knight of Cups. Merong manunuyo sa'yo dito. Oh, nasa sa inyo na lang yan kung magpapasuyo ba kayo dun sa tao na yon, or natauhan na ba kayo dun sa mga pinakita niya. Ayan, may manunuyo talaga sa'yo dito. Could be an ex, could be a family. Pag-isipan nyo po yung mabuti. Temperance. Kasi, hindi mahi-heal yung mga dapat mong i-heal kung patuloy or paulit-ulit kang babalik dito sa sitwasyon mo na to. Ayan po yung sinasabi sa'yo. Kaya mag-isip-isip kayo kung ano ba yung gagawin nyo towards this connection. Oo. Meron tayo ditong Queen of Cups. Could be your mom. Pwedeng nanay mo to. Ayan.
parang ganun lagi yung ginagawa nila sa'yo. Kaaawayin ka nila, pero susuyuin ka rin nila, pero balik na naman sa dati. More on panunumbat yung nakikita ko dito. We have 3 of Pentacles. Maganda ba yung trabaho mo? Water signs, kaya ayaw ka nilang pakawalan. We have the Star. O di ba may reconciliation na pinapakita dito? Nasa sa inyo po yan ha, kung kayo ay makikipag-ayos pa. I know, yung iba sa inyo, malapit kayo sa family ninyo. Pero kasi mayroon din katoksika na pinapakita dito pagdating sa family ninyo. So, and it's up to you kung paano nyo to i-handle, kung ano ba, makikipag-ayos ka ba ulit sa kanila. We have 5 of Swords. Pero alam mo, sila din yung traitor dito sa sa'yo. Ayan, kung sino man yung taong to, relation, romantic relationship man to, could be a friend, could be your family members. Ayan o, pinatraidor ka rin nila. Sinasabi sa'yo dito ni universe, mas mabuti na lumayo, umalis ka na sa ganyang sitwasyon, sa ganyang uri ng mga tao. Maging ano ka daw dito, matapang ka sa mga desisyon na gagawin mo. Na kailangan mo talaga na pag nagdesisyon ka, panindigan mo na talaga siya. Kasi alam mo, huling-huli ka ng mga taong to. Magaling kaya magbasa yung mga ganyang tao. Nababasa ka kasi nila. Na, oh, ganito, konting ano lang. Konting efforts, efforts lang kay ano, kay water signs. Sabihin lang natin na nagbago na tayo, na sincere tayo. Ganon. Kaya kung magde-decide po kayo dito, panindigan nyo na po talaga. Hayaan nyo na kung ano man yung sasabihin ng mga taong yan. Ayan o, pinapaalis na talaga kayo ng universe. Sabi nga dito, may kaya kayong gawin na desisyon at meron kayong choices dito sa gagawin ninyo. Huwag nyo daw sabihin na wala kayong choice. Meron. Diba? Natatakot lang kayo dun sa pwede ninyong piliin. Kasi alam nyo na may mga masasaktan kayo. Pero kayo ba, hindi ba kayo nasasaktan dito sa mga ginagawa ng mga taong to sa paligid mo? Diba nasasaktan din naman kayo? So unahin nyo muna yung sarili ninyo. Queen of Pentacles. Ayan. Okay, yung iba po sa inyo ha, kung napapansin nyo din, hindi umuunlad yung life ninyo kung nasaan kayo ngayon. Then maybe it's time para maghanap kayo ng ibang lugar na pupuntahan. Kasi pwedeng dun po kayo mas maging successful. Ace of Pentacles. Yes, nakadikit talaga sa'yo. Ang swerte. Pag once na umalis ka dyan. Kaya din siguro no, may mga tao nga dito na ayaw kang paalisin. Ayaw ka nilang mawala ng tuluyan sa buhay nila. Kasi pwedeng nagbibigay ka talaga ng swerte sa kanila. Nararamdaman nila yon. Kasi pwedeng every time na inaaway ka nila, ang daming mga pagsubok na dumarating sa life nila. Ang daming mga problema. Kaya ayan, hindi ka rin nila maiwan. So, i-save mo yung energy mo towards dun sa mga tao na ganito lang pala yung gusto sa'yo. No? Ito pala yung nafe-feel nila kaya ayaw ka nilang pakawala. Hindi pala dahil mahal ka talaga nila, hindi dahil concerned sila sa'yo. Meron tayo ditong Knight of Pentacles. Okay. Meron bang gustong maghanap ng bagong trabaho dito? Okay daw po. Sabi sa inyo ni Universe. Mas magiging maunlad kayo dyan, mas magiging stable at mas magiging masaya kayo sa bagong trabaho na tatahakin ninyo. 7 of Pentacles. Sabi ko nga sa inyo, may choice kayo. Ayan o, ang dami nyo daw choices. Ang dami nyo pwedeng piliin, ang dami nyo pwedeng gawin. Kaya huwag nyo ilimit yung sarili ninyo. Ayan kasi yung nagagawa ng mga ginawa sa inyo ng taong to eh. Okay, or mga sinasabi niya sa'yo, harap-harapan. Yung mga sinasabi nila, sabi ko nga, diba, nawawalan ka ng self-esteem. Bumababa yung self-esteem mo dahil sa mga taong to. Kaya iniisip mo tuloy, wala ka nang pupuntahan, hanggang dyan ka na lang. Diba, kundari, hanggang dyan ka na lang sa lugar na yan. Pero hindi totoo yan. Water signs, marami ka pang pwedeng puntahan dito. We have the Magician. Ayan o, kayang-kaya mo daw. At saka, marunong naman kayong makisama towards other people. So, wala po talagang imposible para sa inyo. It's time to walk away na talaga. Yan yung sinasabi sa inyo ni Universe. Pinupush talaga kayo dito ni Universe. Ang ganda po ng kaperahan ninyo. Yung iba sa inyo, hindi nyo lang to nafe-feel kasi nasa maling lugar kayo, maling tao yung mga kasama ninyo. 6 of Pentacles. You know, it's time naman daw na i-reward mo yung sarili mo or yung sarili mo naman yung rewardan mo. Ace of Swords. This is a breakthrough. Ayan po. May maganda pang mangyayari sa life mo. Meron ka pang ma-achieve. Any age po ha, kahit ano naman yung edad ninyo, ano pa man yung gender ninyo, meron pa po kayong ma-achieve towards your life. Hindi pa ito yung, hindi pa huli yung lahat para sa inyo.
It's not yet late. It's not yet too late for you. Mm-mm. Mahalin nyo lang din yung ginagawa ninyo. Pero wag nyo naman masyadong mahalin yung mga tao na, ano, na masyado naman kayong minamaliit. Na pinaglalaroan po yung inyong emosyon. Oo. Meron dito mga namamanipulate po. Okay? So, I know, meron din naman talaga mga water signs na magaling magmanipulate. Pero, meron din sa inyo na mamanipulate kayo. Ayan, kaya maging, ano kayo dito, maging wise kayo. Mm-mm. So, ayan lang po yung mensahe para sa'yo. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo always and more blessings to come.